Hello guys, topic naman natin. Ito kasi laging tinatanong sa akin pag bumababa ako eh. Dami mo siguro babae, no? Dami mong na-experience sa labas, no? So, topic natin, babaero nga ba ang seaman? Yan, diba? Siguro, masasabi nila siguro babaero dahil kadalasan kasi 90% mahilig ang seaman sa maganda eh. Mga puti, gano'n. Oh, ako gusto ko talaga maputi. Tangkad, gano'n, medyo may laman, gano'n. Yung binata ko, ha. Pero ngayon, hindi na. So, noon pa kasing wala nga SPS, uso yung kwa na yan eh. Sige, lumalabas yung mga seaman. 1980s yun eh, mga kwento ng matatandang seaman eh. Kayong Brazil, sikat na sikat yan. Brazil ang unang sunod, Thailand. Sa Brazil may bandila doon ng Pilipinas. Laki. Talagang proud na proud yung mga Brasiliana. Pag Pilipino sinabi, wala na. Ay ang client ka na ng mga babae ng ganyan. Ah, punta na yan doon. Minsan nakita na yung barko, tutulungan kang magtrabaho para asikasuhin mo na siya. Ay, ganun. Ganun yung tema noon. Base sa mga kwento nila. So, galit na galit sila pag simang, ito, babaero. Ang tanong, ito yun eh. Parang sa lupa, di ba? May mga nanluloko din naman ah. Di ba? Hindi naman lahat, di ba pwedeng lahatin, lahat ng simang, babaero, ganyan. Parehas lang din yan sa lupa eh. May kahit namang ibang trabaho. Yung iba naman yan, babaero din eh. Ang tanong dyan, bakit nga ba nagbababae? Yun yan. Diba? Tanongin mo muna sa sarili mo, bakit nga ba? Una, baka naman, bungangera ka naman. Baka sobra naman, talak ng. Pangalawa, baka mamaya eh, grabe mo nung pahiyain yung tao na yun. Kaya dinuduro mo na o nilalipostan mo na. Minsan baka below the belt ka na. Ano mo yung ganun? Parang nanliliit siya sa sarili. Nililita sa sarili niya kasi sa salita mo. Ano mga ganun? So, tanongin mo sa sarili mo, kung ano yung nagawa mo? Diba? Hindi yung, hindi, basta si ma, mabayero. Baka may iniwan ka, baka may problema sa'yo. Ganun lang naman yan eh. Baka mamaya pasosyal ka lang, diba? Paano kung magastos ka? Isipin, nag-iisip din ang seaman niya sa future. Itong babaeng to magastos to, hindi to pwede, ubos ang bulsa ko dito. Ganun ang mga seaman, nag-iisip din yan ng mga sa future niya. Dapat mapagkakatiwalaan kahit malayo yung relationship nila, okay pa rin. Hindi yung magiging sakit ng ulo nila. Kaya nasa barko na sila, sakit pa. Problemado pa yung asawa niya doon. O diba? Ganun mag-isip ang isang seaman. So kung iniwan ka, hindi talaga kayo para sa isa't isa. O diba? May hinahanap din ang seaman. May hinahanap silang mga karapat-dapat talaga. Na kahit nasa dagat sila, kampante sila, panatag yung loob nila, na malagaan yung anak nila, na sip yung mga pinaghihirapan nilang mga pera, mga arerian, yung ganun ba? Pero kung waldas ka, kung saan-saan lang ito, kapag wala dyan yung asawa mo, nandun ka nakikipagmarites, o di naman kaya, nandun ka naman sa may kalaguyo ka na pala, o ganun. O maraming mga experience na ganyan na yung seaman na mga kasama ko, may asawa na, pero naglulo ko. Official pa yung iba, chief engineer. Yung asawa niya, pumatol sa driver niya. Anong ginawa nung seaman? Hindi siya nagkuhan. Binidyo niya, lagyan na si CCTV yung camera niya, hidden camera. Nakita niya ngayon sa cellphone niya. Totoo nga talaga na nagluloko yung asawa niya. Official pa yun. So,
hindi mo pwedeng lahatin na ganun. Siguro may mga seaman talaga na babero, pero hindi naman lahat. May talaga, mayroong mga seaman din na mabubuti at loyal. Tulad na ngayon, napakahirap na ngayon lumabas. Kailangan mo nang lalabas ka. Kung gusto mo mga babae, may mahilig din talaga sa apu eh, sa pusa. Lalabas talaga. Tapos, pupunta sa bar, ganun. Ganun ang kan. Pero yung akit yung mga babae, wala na yan, bawal yan talaga. Maliban na lang siguro dyan sa bandang Thailand, ganyan. Meron pa isa dyan. Tapos kailangan mo ng short pass, kailangan mo ng permit. Kung wala kang short pass, di ka rin makakalabas. Saka ngayon, nako, napaka pa. Sobrang pagod na sa barko. Hindi na pwede makalabas na. Mas yan, mga ganun. Pagbalik mo na ulit ng barko, lasing ka na, pagod ka pa, ubos pa. Pero sa mahal ang babae ngayon. Mamumulubi ka. Maliban na lang kung meron kang... Alam mo yung agos ng kwan, yung ilog. Yung ilog, ang dumadaloy pera, maganda yon. Akalain mo sa Brazil ngayon, ha, ang magkano ang babae ngayon, $200. Dalawang putok daw. Aba. Laging to. Eh kung nagkasakit ka pa, yari. Oh. Tulad sa kwan, sa Manila Bay. Oh, yung na-experience ko, 100. Oh, 5,000 din yun. Diba? Kaya hindi practical. Yung ganyang kwan. Ano yun? Gintong alaala lang may babaon mo? Sayang. So, kaya ka sa mga advice ko sa mga kapwa ko si Man, hinay-hinay lang, ne. Hindi kayo habang buhay malakas, di habang buhay may trabahong ganito sa barko. Ganyan-ganyan din ang barko. Mami, matamaan ka ng sakit. Kaya habang malakas, aba, ipon, mag-invest. Ganyan. Huwag puro sa gintong alaala. Wala kayo mapapala dyan. Kaya mas maganda mag-retire ng maaga. Diba? So hanggang dito na lang. And guys, follow my page. Anong sabi ni Alice? Anong motto niya? Di bale ng magtae. Basta libre.